Dito ako ngayon sa South Luzon Expressway. Matraffic. 7 AM in the morning. Monday. So, expect the heavy traffic. So, bound to Manila to. So, pupunta ako na Manila. Nag-decide akong gamitin ng pickup kasi kung magkukumit ako, matatagalan ako lalo. May klase kasi ako ngayon. Kaya, yun. Kamusta ang manual transmission ng Nissan Navara sa traffic? Una, malambot ang clutch ng Nissan. Ng pickup na to. Mas matigas pa ang mga clutch ng Vios manual na kotse. So, ang napansin ko lang dito sa Nissan, sa Navara, malambot siya pero medyo malalim siya. So, ang effect nun kapag long hours traffic, like nung nakaraan galing ako sa Manila, 4 hours, naramdaman ko yung alay. Hindi dahil sa matigas yung ano yung clutch, kundi malalim siya. So, sa kalahati, nandun na yung biting point, tatapakan mo pa ng another kalahati. Siyempre, para ma-sure mo. Pero meron akong ginawang paraan para maging mababa yung clutch ng Nissan. So, ituturo ko sa inyo ngayon. At based sa aking observation for 4 weeks already, so isang buwan ko nang ginagamit yung aking nilagay para maging mababaw ang clutch ng Nissan, ng pickup. Life-changing siya, life-changing. So, gusto kong ma-experience nyo rin yung life-changing, yung talagang lambot ng clutch ng Nissan Navara. So, ayan, traffic na. Hindi ko alam kung anong oras ako makarating sa Manila. May Nissan Navara dyan, so, ituturo ko sa inyo yan. Salamat sa pag-suporta sa aking channel at more videos to come. Yay! So ang goal natin, babaan yung clutch. At ito lang ang ating kailangan. Isang bolt and nut na 10mm. So, 10x60 yung proper size. May kasamang nuts yun, di ba? Gamit tayo ng electrical tape para accurate yung sukat kung hanggang saan lang siya pwedeng higpitan. So ito. Now, kapag kinapit ko ito dun sa tornilyo ng kabang sa likod ng clutch, hanggang dito lang siya. Ito naman, dito tumutugod yung clutch. So, malaki yung distansya nung lalim na nawala. So, hindi na siya high clutch. Marami akong measurement na ginawa. Pero ito yung pinaka-safe na distance na nakuha ko kasi ito yung ginagamit ko for 4 weeks na. So, ready na tayo. Ikabit na natin.
tungkol sa kanya sa tornilyo. Pero safe na yan, hindi yan lumalas. Sa ganyan distansya. Dati hanggang baba yan. Ngayon hindi na. So, subukan na natin. Yay! Guys, kung nakatulong sa inyo ang video na to, comment lang kayo for update sa inyong experience. Okay? Bye-bye. Salamat.